Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ang inyong tutorial, MGG Vlog. My video for today guys, ituturo ko po sa inyo kung paano natin mababasa ang mga deleted message at deleted message sa ating messenger, message po sa ating message. Ayan, message. Yun na yun guys. Pero bago ko lahat, ituro ito sa inyo guys. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update pa kayo sa aking mga susunod na video. Una natin gagawin guys is pupunta tayo sa ating Play Store at para i-download ang ating application na gagamitin po para mabasa natin ang ating mga deleted message po. Ayan. Ito guys, sa application na to, kapag naka-on po ito lahat at ipinasok nyo dun sa app na to, kung ano yung gusto nyong ma-notify na mga application or mga message, messenger, Facebook Lite, i-on nyo lang po itong application na to at i-save nyo yung application na gusto nyong mabasa ang mga pumapasok na notification. Ayun guys, nag-get nyo ba guys? Ayan, dito tayo sa ating Play Store guys. Ito po ay available na available po sa ating Play Store ang NotiSave. Ayan. So, ito siya guys sa baba. NotiSave, na-install ko na siya guys. Ayan, legit to guys ha. Na-install ko na siya, kaya bago tayo pumunta dyan, bago natin i-open yan guys, papakita ko po muna sa inyong i-delete ko na message po. Ayan. So, kapag, ayan. So, kapag na-download na natin yan guys, i-open lang po natin yan, syempre. Ayan, lagyan nyo rin po ng fingerprint nyo. Ayan. So, ayan guys ha. Ayan yung mga nagno-notify sa akin po. Ayan. 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 Kahit sa Instagram, TikTok, kung sino po yung magme-message sa inyo sa TikTok, kung sino po yung magme-message sa inyo sa Messenger, kung sino po yung tumatawag sa inyo sa WhatsApp, at kung saan-saan pa po guys. Ayan, sa Telegram. Ayan. Basta i-on nyo lang po lahat dyan dito sa NotiSave. So, ayan. Check natin ha. Turo ko na sa inyo guys. Example, punta tayo sa ating message. Ayan, may message po tayo dito na didelitin. Ayan. Ayan. Para may pangalan guys at mas mabilis nyo natin siyang makita. Ito, ididelete ko po itong Jenilyn. Ayan, kitang-kita nyo guys sa nakadelete na. Ididelete natin yung Jenilyn. So, ayan guys. Diba, na-delete na po natin siya dito sa ating message. Ayan. So, ayan na ha. Wala na guys ha. Kita nyo naman guys na dinelete ko siya. So, paano natin mababasa yung message ni Jenilyn? Kahit wala na siya dito sa ating message. Ngayon guys, is o-open natin yung ating NotiSave. Ayan. Ayan. Dito sa NotiSave, mayroon Chrome, Messenger, Facebook. Hanapin natin po dito yung ating message. Ayan, scroll down. So, nandito yung ating message, guys. I-click lang natin yung ating message. Ayan. Tapos, ayan. Kung makikita nyo, guys, ay nandito pa po yung message ni Jenilyn na dinelete natin. So, ayan, guys. Dinelete natin si Jenilyn na message. So, ayan. Ganyan lang po siya. O, para mas masatisfied kayo, guys. Okay, magdi-delete po ulit ako ng isang message para mas maintindihan nyo. So, itong BVI po. Ayan. Ayan, yung aking mga loan sa BVI po sa aking credit card. So, i-delete ko siya guys ha. Kung makikita nyo naman, ayan ha o. Oh. Ayan, kiklik ko lang po ulit yung aking delete. Ayan, click delete. So, ayan ha, kauna-unahan na message po yan na wala. Ayan, kasi dinelete ko siya. So, ngayon, pupunta po ulit tayo sa ating NotiSave. Click NotiSave, ayan. Tapos, siyempre, sa message tayo, hindi tayo sa messenger, sa message po tayo pupunta. Kung sa messenger naman po at may gusto kayong makita na inansend po ng inyong kachat, pwedeng messenger po yung i-open nyo para makita nyo po yung inansend ng inyong kachat. So, message po tayo ngayon, kaya sa message po tayo pupunta. So, ito na.
So, kung makikita nyo guys, di ba, yung dinelete ko po na BVI is nandito pa. Kahit dinelete ko na siya guys dun ha sa message ko. Pero, nakasave pa po siya dito sa notice save. Ayan, di ba guys? Ayan. So, ganyan lang po kadali ha. Kung paano nyo malaman kung mga may dinelete ang jowa nyo sa messenger. Downloadan nyo na guys ng notice save. Tapos itago nyo lang, i-hide nyo lang po yung notice save. Tapos kapag tapos na, kunin nyo na po yung cellphone ng jowa nyo. At i-check nyo na lang po yung notice save kung sino po yung mga minessage niya at dinelete niya po sa kanyang phone. Ayan, sana nag-enjoy kayo guys sa aking tutorial. Ayan po ha, disclaimer lang po mga guys. Hindi ko po ito tinuturo sa mga kalukuhan guys. Ayan, for tutorial lang po ito guys sa mga gustong matutunan. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po, bye-bye.